go, go. Bounce back na marami sa atin para sa pagbabalik trabaho at eskwela. Sorry, balik trabaho. May pasok na po. Correct, Jess. At gaya ng lagi nating mantra tuwing umaga, tuloy-tuloy lang, dapat ang saya, iwas lega muna at enjoy ang mga moments kasama ang mga minamahal. Try niyo po itong paandar namin this morning. Happy Inflatable! Tama ka dyan, Mama Grips! Happy Inflatable naman talaga. Alam nyo, marami nang bumisita sa ating mga inflatable. Pero itong ibinibida natin ngayong umaga, in fairness, themed ang bouncing playground nila. Kita nyo naman po. Kaya siguradong swak sa mga party o kahit na ngang pang-simpleng bonding sa mga bakura. O, oh, diba? Oh, may slide pa dito. Tapos pwede rin lagyan ng kiddie pool. Mama Grips, Maui, diba? Pero paalala pa rin ng pamahalaan, kalmahan lang natin ang pagtatampisaw. Huwag magsayang ng tubig. Chill lang. At ano, maging responsable po tayo, mga kapatid. Ha, diba, Mama Chiki? That's right, that's right. Basta ako na, ano talaga, ako inawindang pagpasok ko. Ang laki-laki nitong inflatables. Yan talaga. Yeah. Nakakainganyo. Naku, makapigil, diba, Justin? Yeah. Eto nga, pwede tayo mag-enjoy. Ito mga inflatable na to, ha, kahit na wala yung tubig, masaya pa rin, di ba? Tanong lang ng tanong, bounce lang ng bounce. O di kaya, subukan na rin yung mga paandar negosyo na naghatid sa atin ng inflatable natin sa studio. Meron na silang mga ibang mga ano, mga masasayang mga, ito pa, ano ba yung mga bump car? At kung ano-ano pa, papakilala namin sa inyo, kasama ang Soft Play Mobile Playground ni Gerald Marano! Gerald Marano! Feeling bagets kami lahat. Maraming salamat sa iyo. Yeah, pwedeng sa akin. Bye-bye muna kami dito sa inyong jungle theme playground. Bali, itong business po namin ay nag-start ito pandemic. So, nagbinyag yung si Lena, yung bunso namin, nagbentang wife ko ng inflatable. And then, bumili kami ng personal for personal use. Then, naisipan namin na i-business na. Yan ang kwento ng halos lahat ng mga businesses na inflatable. Nasabihin ko nga sana, nung pandemya rin, kahit papano, no, maraming nabuo na business at nakakatuwa na until now, they're still operating and up and running. Yes! Even home service ang team. Right! Yes. So, itong inflatable na to, for example, gaano ito kalaki at ilang bata yung pwedeng mag-enjoy dito? So, mga small kids, kaya ng mga 10 to 15. Pag yung mga mid-size, pag adults mga, tulad namin. Mga adults, kaya pa siguro ng mga 8 to 10. Oh, ito, jungle scene to. Ano po yung mga ibang scenes? Kasi nakita ko pina-play nila sa video kanina. Meron po kaming mga, like, Barbie, Candyland. Ito nga, safari, tapos... Ayan na, yung Barbie. Basta may mga maraming option ko na pwedeng pagpipili yan. Anong depende sa ngayon? Team party. Anong mabenta ngayon na team? Depende po. Depende po. Safari. Pero Sir Gerald, maliban po sa Inflatables, meron pa kayong ibang mga pinaka-open yeah, na meron po kami yung mga soft plays, mga toys. Soft plays, toys. May balloon dome. Balloon dome! May paramiikot yung mga ano, yes! Ayan, ayan, pinapakita natin. Ayan! Ito rin natin to, yung bump car. Kaso parang hindi tayo kasha. Kaso baka yeah, dito? Kaso baka dito? Pang kids lang talaga. Pang kids lang talaga. Para for kids at heart. For kids at heart, hindi ba? Kids at heart. Ayaw magpapigil. Oh, baka masyado mabigat ako. Sige, paano ba pinapaandar yan? Kaya ba? Yes, kaya, kaya. I don't know, sir, kung kaya. Ayun, sabi niya, I don't know. Okay, ibang okay, okay. Yan yung na-try ko. Si Maui, no, kaya si siguro. Si Maui, kaya. Kasi nakapaako eh. Oh, ingat ha. Okay, tingnan ko.
straight. Kanina umabante, I'll try this one. Baka kasi mabigat, baka yung weight kasi. Okay. Mga 30 kilos na ako. Ayun! 30 kilos. Nice! Buti na lang, kanina lang tayo. Nasakay sana ako, pero 30 kilos. Okay, kita yung paa ko. Dogs, paano yung pag-operate? Parang very safe naman sa mga bata. Yes po. On may power naman po siya. Ito lang po ang power niya. On and off. And then, ito na po yung toggle. Yung front. Ayun. Ano naman yan, sir? Parang bump car ba yan? Yeah. Parang ganon? Parang bump car po siya. Pero 4 feet lang po. Okay. So, ideally, anong weight limit po? Or mga how 30 old? Po. 30 kilos ang max. 33 kilos. 80 pounds siguro. Okay. Medyo overweight po. Mga 7, 8 years old. Below. Napakasaya. Kasi meron pa doon, no? Ito naman, iba pa nating... Kasha ka dyan, sir! Kasha ba tayo dyan? Kasha ka dyan. Oo! Pinapahama ka nito, kapatid mong to, ah. Ako pagkasa ako sa bibig ng ano na yan. Kasha ka rin dyan. Okay. Pero ito, I'm sure marami tayong mga kapatid, especially summer, gusto nilang maghanap ng... pwedeng pagkakitaan, hindi man pagkakitaan pala eh, for events, lalo pag mga birthday ng mga pagets ngayong summer outing, ano, paano ba nila kayo makukonda kung mahanap? Meron po kaming FB page, Lena's Playground, Soft Play, and then pwede naman po kami kontakin sa 0917-351-131. Amazing! Okay. Thank you! Maraming salamat again, Gerald, ng Lena's Inflatable Soft Play Mobile Playground. O mga kapatid, bounce up the happiness na, tara na't salubungin ang araw ng may hindi at pag-asa. Ako si Jess De Los Santos. Wow! Isang araw na lang, weekend na, kaya push lang ng push mga kapatid sa bright side ng lagi ang tingin. Ako po si Dimples Romana. At para hindi maubusan ng good vibes, magdagdag lang ang palagi ng inspiration at more motivation. Laban lang po mga kapatid, ako naman po si Maui Dabu. Isip ng isipan, magiging maganda ang araw na ito at ang mga susunod pa. Basta samahan lang din ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga. Mga mainit update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po, si Chikiro Uno. Kaya naman ang masyembati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Ito po, time out muna tayo sa bounce. Pagsimulan natin ang medyo happiness, ano? Bounce tayo this morning. Pero balita muna tayo. Ito, kapapasok lamang po na balita. Dalawa, ang patay matapos bumagsak ang isang helicopter ng militar sa Cavite City. Mag-aalas 7 kanina nang bumagsak sa likuran ng public market ang training helicopter. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mga tauhan ng Philippine Navy ang dalawang sakay ng bumagsak na chopper. Sa kuwang ito ng isang netizen, kita ang nagkalat na debris ng nasabing aircraft. Kita rin sa video ang dalawang piloto na naipit pa sa loob ng chopper bago pawian ng buhay sa ospital dahil sa tinamong mga injury. Hindi patukoy ang eksaktong sanhi ng helicopter crash. Para bigyan tayo ng karagdagang detalye, makakapatayam natin sa telepono ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Francel Padilla. Colonel, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa ating mga tagapagsalita. Okay. Colonel, ano ho yung alam nating detalye tungkol dito sa sitwasyon nga na nagdulot nito pagbagsak nitong helicopter? Saan ho kaya ito papunta? Ito nga, sir, no, ang naiulit po natin at around 6:45 a.m., no, umaga, ang ating Philippine Navy Robinson's R-22 training helicopter, nag-execute po ito ng emergency procedures and crashed dito po sa malapit sa vicinity ng Cavite City Public Market. Particularly, dun sa Draga Reclamation Area sa Barangay 57 ng Cavite City. So, ang dalawang naval aviators po natin were rushed to the hospital for medical treatment, pero sa kasamaang palad nga po, they succumbed to their injuries. Yung pamilya po ng ating dalawang pileto ay yet to be informed, no? Ang Armed Forces of the Philippines po through the Philippine Navy is conducting an investigation po dito sa cause po ng naturang insidente. Okay. Colonel, linawin ko lang uulit. Saan ho sila galing at saan po sila papunta? So galing po ito dun sa ating headquarters ng Naval Air Group. So ang ano po nito is, ang mission nito is a training flight. Mm-hmm. Okay.
Pero meron ho kaya tayong iba pang nakuhang impormasyon tungkol sa maaaring naging sanhi o dahilan ng pagbagsak nitong eroplano? Sa ngayon po, ang ating Philippine Navy is making all the necessary coordinations and actions. Una po muna, inform muna nila yung families ng deceased, no? And then the proper investigation will be conducted accordingly. Mm-hmm. Pero ito, since nabanggit ninyo parang training flight, ano, gaano na ho ba kahaba o kalawak yung experience nitong mga piloto na ito? Siyempre po, yung ating instructor pilot is really an experienced pilot na. So, being designated as the IP. May hawak po yan, siyempre, na estudyante. Pero yung circumstances po as to what led to this incident, aanamin po natin yan to the results of the investigation. Pero Colonel, inaon din ho natin, wala naman ho mga naapektuhan na residente on the ground. Nakikita natin sa video ngayon, parang medyo magubat, kahit pa binanggit natin kanina na parang nasa likod ng public market yung nangyaring crash, ano? Opo, sir, no? Wala naman naiulat na nadamay dito sa insidente nito. Usually po, pag sa mga training flights natin, we make sure po na yung areas na covered, secluded areas. Mm-hmm. Okay, pero ito, Colonel, mga ilang, meron pa ho kaya tayong detalye, mga kung ilang minuto pa lang ito nakakalipad nung nangyari yung crash nga ho? Wala pa tayong exact details of what transpired, no? But the report of the crash was relayed at 45 a.m. Okay, maraming salamat po. Patuloy yung nating antabayanan ng balitang yan muli. AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Eto naman ang iba pa naming hinanda para sa ating agahan. Umpisa na natin, Justin. Okay, ito, usapang kalusugan naman tayo, lalo na ngayong tag-init. Marami sa ating mga kapatid, lalo na yung mga bata, tumutugo ang ilong kapag sobrang init. Ang paliwanag sa kondisyong ito, ibabahagi sa atin ni Doc Dex sa sabi ni Doc. At ito naman, nakakadugo naman ng puso. Paano ba mabubuuli ang tiwala kapag pinagtaksilan ka ng iyong kaibigan? Pag-usapan naman natin yan sa Payong Kapatid. At sa legal ba to, lilinawin naman po natin, may expiration ba talaga ang birth certificate? Alamin ang sagot dyan ni Attorney Buko. Doon naman tayo sa paboritong merienda tuwing tag-init sa bansa, ang creamy, fruity at yummy bilo-bilo. May pangmalakasang version yan, ang House of Puto Pao. Ikman natin, maya-maya lang. At mamaya naman po, sabay-sabay tayong mamangha sa binisita kong tahanan na smart house at container home na rin. Silipin natin yan sa My Bahay. At narito pa ang ilang mga balita sa frontline sa umaga. Mamaya, half day na klase, ipinatutupad na sa mga pampublikong paaralan sa Maynila simula ngayong araw. Mahigit 1,000 pamilya na sunugan sa Tondo, Maynila. Tatlo sugatan sa pamamaril sa gitna ng pagdiriwang ng Eid al-Fitr sa Philadelphia, USA. Hit OPM band na Lola Amor, nilabas na ang kanilang debut album. Ang inyong mga ngiti laging nakaka-happy, gawin naman natin lucky. Join na po sa aming Kagumoka Ko Selfie Contest. Tutok lamang po sa Good Morning Kapatid, bonggahan lang ang mga posing at mag-picture-picture na. I-private message po yan sa amin. Ang mga selfies po ninyo ipadala sa official Facebook page ng Good Morning Kapatid. Ang mapipili po namin selfie royalty of the day sa pagtatapos ng show, magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman sa Kagumoka, go and selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Kapatid, nako, ito, napaka-espesyal ng May Bahay Tour natin today. Excited ako sa lahat mga art enthusiasts dyan. Papasukin natin ang tahanan ng colorful at talaga namang most sought after na painter at artist po na si Maestro Tam Austria. Huwag na natin patagalin pa. Let's go!
Maestro Tam! Hello po! Ay, naku, may pag-guard. Oh, hello, hello, ma'am! Maestro, how are you po? At least, na-meet ko rin yung aking idol. Ay, wow, kayo yeah. po ang idolo ko. Maestro, okay. Maakyat na tayo sa iyong mansion. And then, let's go. Okay. Halika po. Traditional Antipolo Mansion na ito ay pagmamay-ari ng modern and contemporary artist na si Maestro Tam Austria. Pagpasok ng mansion, mamamangha ka na sa grandiosong fountain na ito. Maestro, how beautiful. May pa-fountain ka ay, pa dito. Salamat po. Oh. Ang ganda. You like the water feature? Yeah, I like that. I'm inspired by that waterfall too. Huh? Tell us more about the facade po or segments ng mansion. The segments, actually the content of knowledge, some already will begin on top. The pinnacle of human wisdom po, yan. Mm-hmm. And then the terrace, it represents the flag and shield carrier of the Philippine Republic, promoting arts and culture. Nagsimula ang artistic journey ni Maestro Tam noong 1950. Kabilang nga sa kanyang hinahangaan ay ang National Artist for Painting na si Botong Francisco. Ilang taon po kayo nagsimulang magpinta? Since I was a boy to adulthood, nagpipinta na ako. Kasi hili ko talaga yan. Focus ako sa painting rather than academic. Kami pamilya ng mga musikero. Pero kayo po ang naunang magpinta? Kayo po ako lang ang painter sa family. Dito sa basement ng mansyon, matatagpuan ang lagakang sining o lugar kung saan nakadisplay ang mga obra ni Maestro Tam at iba pang mga artist. Ano pong maitatawag ninyo or magiging description ninyo sa uri ng inyong pagpipinta? I call that realism. Ito, mother and child na tumutugtog. Mm-mm. Ano pong naging inspirasyon nyo dito? Well, pamilya ng Pilipino. Na it's nice to depict people with unity, especially for the family. This is my portrait of my wife. Oh, ang ganda, Maestro. And yeah. I love the colors. I love how even all throughout these decades, grabe na preserve po talaga yung pinta dito. You know what? She was only 17, 18 there. Maging ang pader ng mansyon, meron kang makikitang sculpture ni Maestro Tam. Dito ko inukit yung kasaysayan ni Bernardo Carpio, yung Philippine legend natin. Ito ang imagination ko ng legend natin na si Maria Makiling. Yan position, kasi nakatungo siya at ang singawan lang niya na sama ng loob ay yung mga hayop na alaga niya. At magagalit siya dahil sa may mga tao na sinisira ang palibutan ng mga kahoy. Ang artist, nabubuhay siya sa pantasya. Mix of rich imagination and vision. Doon nakikilala ang kanyang pagkakaibang style. Abangan bukas. Gusto ko makatulong sa pamamagitan ng sining din na talagang gusto nila maabot yung pinaka-benchmark classification pero hindi naabot dahil lang sa yung kahirapan ba. Lahat ng yan sa part 2 ng aking tour sa mansyon ni Maestro Tam Austria. Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Half day na klase sa mga pampublikong paaralan sa Maynila, epektibo na ngayong araw. Mga magulang at estudyante, hirap pang mag-adjust sa bagong schedule. Aabot sa 1,000 pamilya na sunugan sa Tondo, Maynila. Vlogger na nandakma ng tarsier sa South Cotabato, inibistigahan ng DENR. Lalaki nag-amok at namaril halos 100 beses binaril ng mga pulis sa Chicago sa Amerika. At award-winning Broadway musical na Rent, ipapalabas na sa teatro sa Maynila simula April 19.
nagsimula na ngayong araw ang mas maagang schedule ng pasok para sa mga estudyante ng mga pampublikong paaralan sa Maynila. Aminado naman ang ilang magulang at estudyante na nag-a-adjust sila sa mas maagang pasok. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Alas 5 pa lang ng umaga, sunod-sunod na nagsidatingan ang mga estudyante sa paaralang ito sa Santa Mesa, Maynila. Simula kasi ngayong araw, pang umaga na lang ang pasok sa mga pampublikong paaralan sa Maynila para makaiwas sa matinding init sa hapon. Magsisimula ang klase alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tatagal ang bagong schedule hanggang May 28. Magsasalitan ang pang-umaga at panghapon na klase sa half-day na face-to-face classes. Sa mga araw na hindi sila papasok sa paaralan, bibigyan sila ng assignment na gagawin. Pabor naman dito ang ilang magulang. Tulad ni Mercy na may anak na grade 9 student. Ilang isang magulang, dapat talaga maiksi yung klase kasi sobrang init ka po ng panahon para naman hindi magkasakit din sila. Nahirapan lang daw silang mag-adjust kaninang umaga, lalo tatlong anak ang hinahatid at sinusundo niya. Si Jaisel naman na estudyante, aminadong hirap din sa mas maagang pasok. Mayroon po gumising ng 4 po kasi ako nagigising na ngayon, dati po 5. Sa Padre Mariano Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Maynila, may ilang magulang na hindi pabor sa pagbabago ng oras ng klase. Hindi pabor kasi sobrang aga kasi niya kailangan gumising. Hindi niya kayang gumising ng sobrang aga. Pinababauna na lang daw ni Ophelia ng tubig ang anak at nilalagyan niya rin ng sapin ang likod niya. Reklamo naman ng magulang na si Maylin, mainit pa rin paglabas ng mga estudyante pagdating ng alas 12 ng tanghali. May binibinin lang siya sa kanyang anak para maibsan ang nararamdamang init. Baon siya ng tubig, saka hindi ko siya pinapausuotan ng mamainit na damit. Magsundo na po ako na nagdadala ng payong. Ayon naman sa principal ng paaralan, sinisiguro nilang gumagana ang electric fan at bukas ang mga bintana ng mga silid-aralan. May mensahe rin ng opisyal sa mga magulang at estudyanteng naninibago pa sa mas maagang schedule. Hindi naman po ito ipapatupad ng DepEd kung hindi ito makakatulong. Naiintindihan natin, mahirap mag-adjust. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Nananatiling namang suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar dahil sa sobrang init. Ngayong araw, online muna ang pasok sa preschool hanggang senior high sa Solano, Nueva Vizcaya. Di na rin pinapapasok ang mga estudyanteng may afternoon classes sa Bataan, Aklan hanggang Katapusan. Nananatiling suspendido rin ang classes sa Lapu-Lapu City at Liloan sa Cebu hanggang bukas, April 12. Hanggang April 14 naman, sinuspindi ang classes sa Naga City at Talisay. Suspendido rin hanggang April 19 ang face-to-face classes sa Sarangani, habang di pa rin pinapapasok hanggang April 15 ang mga estudyante sa Sultan Kudarat. Ganyan rin sa Polo Molok sa South Cotabato at afternoon classes sa Tantangan. Halos wala nang nahuhuli ang mga mangingisda sa Tagupan City sa Pangasinan dahil sa matinding init na nararamdaman doon. Pumalo na sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa nasabing lungsod at pinangangambahang mas iinit pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Domon. Sa beach ang takbo ng ilang residente ng Dagupan City sa Pangasinan dahil sa napakatinding init. Isa ang Dagupan City sa nakapagtala ng pinakamataas na heat index na 44 degrees Celsius. Yun nga lang, napapaahon din sila kaagad dahil tirik na tirik ang araw. Kabilang ang mag-amang sina Ryan at isang taong gulang niyang anak. Kakaligo lang po namin, tapos mag-aano na rin po kami, magbabanlaw na rin po. Kasi di rin po kaya yung init masyado, parang naiirita na rin po sa init. Apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Lumalangoy na kasi papunta sa mas malalim at malamig na bahagi ng dagat ang mga isda. Kaya kung dati, 10 hanggang 15 kilo ang nahuhuli. Ngayon, kalahating kilo na lang ang nahuhuli ng mga mangingisda, gaya ni Mang Jovito, kahit 4 na oras sa siyang nasa laot. Bagsak ang punan. Hindi mabawi yung pagod, gasolina, ganun. Kulang pa. Ayon sa PAGASA Dagupan, posible pang mas tumindi ang heat index o damang init sa lungsod sa mga susunod na araw. Tuloy-tuloy yung weather system natin na yung easterly wind flow. Yun pa rin ang asahan natin na tataas yung temperatura natin. Usually, ang pinaka-peak natin pag regarding heat index, nakakuan natin sa Abril na umapalo ito kung minsan 50. Paliwanag ng PAGASA, matindi ang init sa lugar dahil malapit ito sa coastal area o tabing dagat. Nakakadagdag din sa init ang kakulangan ng mga puno roon.
Bukod sa dagupan, apat pang lugar sa bansa ang pinangangambahang makaranas ng mapanganib na init ngayong araw. Magdoble ingat dahil maaaring magdulot ito ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Nagpaalala naman ang DOH sa publiko sa tamang paghahanda ng pagkain gaya ng halo-halo ngayong mainit ang panahon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, pwedeng masira o makontamina ang mga sangkap nito. Dapat din daw siguruhing sariwa ang gatas na ginagamit. Yung milk, pag hindi naka-refrigerate after several hours, maasim na. Sira na yun, lalo na kung mainit ang panahon. Oh, yeah. Dapat nanggagaling sa ref yun. Pag... Gayon din ang yelong gagamitin. Kumisan galing sa ice factory na hindi naman malinis. So it's not the filtered water or the potable water that we're... It's meant for ice chest ng mga, ano tawag dito, isda, di ba? Or karne. Pag yun ang nilagay mo na dun sa baso or sa halo-halo, ay makokontaminate ka. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Asahan daw ang maalinsangan pa rin panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon kasi sa PAGASA, patuloy pa rin umiiral ang easterlies sa buong bansa. Ngayong araw, tinatayang sa Dagupan City maitatala ang pinakamataas na heat index sa 44 degrees Celsius. Posible naman pumalo ito sa 43 degrees sa Palawan at 42 degrees sa La Union at Capiz. Pasok ang mga yan sa danger level kung saan mas mataas ang panganib ng heat stroke at heat cramps. Posible naman maglaro sa 39 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Nasa 37 hanggang 38 degrees naman ito sa Davao City at Cebu. Magkakaroon naman ng adjustment sa oras ng trabaho sa mga opisina ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Mula sa dating alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mas mapapaaga na yan sa oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ipapatupad yan ng mga LGU simula sa susunod na Lunes, April 15. Alinsunod na rin yan sa napagkasundo ang resolusyon ng Metro Manila Council. Ayon sa MMC, tugon ito sa mas lumalalang problema sa traffic sa Metro Manila. Hinihikayat naman nila ang iba pang opisina at ahensya ng gobyerno na sumunod sa adjusted working hours na ito. Walang mangyayaring water service interruption hanggang sa katapusan ng Abril. Yan ang tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB. Kasunod yan ng desisyon na panatilihin sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig mula ang Angat Dam. Una kasing plano dapat ay ibaba sa 40 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig. Pero ipinagpaliban ito dahil mahigit 195 meters pa ang level ng tubig sa Angat kahapon. Sisilipin daw ulit ang water level ng dam sa katapusan para tingnan kung sa Mayo na lang magbabawas ng alokasyon. Bukod sa tubig, tiniyak din ng Energy Department na walang krisis sa enerhiya ngayong tag-init at may El Nino. Sapat daw ang supply at reserbang kuryente sa bansa. Kaya walang nagbabadyang yellow o red alert sa grid. Siniguro ng Pilipinas at Amerika na walang dapat ikabahala ang China sa planong sundan pa ang joint patrols sa West Philippine Sea. Kasabay yan ang gaganaping trilateral summit kasama ang Japan sa Washington. Para sa ibang detalye, live mula sa Washington DC na sa frontline na balitan yan, si Shaila Francisco. Shaila, ano ang agenda ni PBBM ngayong araw? Okay, subukan nating balikan si Shaila Francisco mamaya para sa karagdagang detalye. Siksikan ngayon sa evacuation center ang daang-daang pamilya na nasunugan sa Isla Puting Bato sa Maynila. Bukod sa walang maayos na tulugan, iisa lang din daw ang kanilang palikuran. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Nagnangalit tapoy at makapal na usok ang bumalot sa mga kabahayang ito nang sumiklab ang sunog sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila kahapon. Higit 20 truck ng bombero ang lumisponde dahil sa tindi ng hangin na nagpabilis sa pagkalat ng apoy. Habang inaapol ang sunog, nagtulong-tulong naman ang mga residente sa pagsalba ng mga gamit. Pasa-pasa sila hanggang sa mailagay sa ligtas na lugar malayo sa sunog ang mga gamit. Pasado alauna ng madaling araw nang magdeklara ng fire out ang Bureau of Fire Protection. Ayon sa barangay, sa isang bahay sa Porok 3 nagmula ang sunog. Luluto yung isang tao, parang kumuluwa tayong gas sa kusinilya, hindi niya na napatay, bigla na lang kumalat yung apoy. Mabilis na lumaki yung sunog.
Tatlo ang nasugatan habang wala namang nasawi sa sunog. Yun nga lang aabot sa 1,000 pamilya ang apektado ayon sa barangay. 300 sa kanila ang nasa Delpan Sports Complex na ginawang evacuation center. Kapilang dyan ang lolong ito na walang nabitbit na gamit sa kamamadali. Ipinakita niya ang sugat sa mukha ng kanyang apo na tinamon ito na ilikas ang nakababatang kapatid. Wash out talaga. Kasi biglaan eh, noon ako yung mga apo ko eh. Malakas na ko yung apo eh. Kaya alam ko na yung gamit ko sa mga buhay ng mga apo ko. Siksika na nga, wala pang maayos sa tulugan ang mga nasunugan. Kagabi kasi, nasa 40 portable tents lang ang naipamahagi ng LGU sa mga pamilya. Kaya ang iba, sa mga inilatag na lona na lang muna nahiga. Kasi accommodate na lang natin sa isang tent, siguro 2 pamilya na lang. Eh kung marami naman, isang tent, isang pamilya, pag marami. Iisa lang din ang palikuran ng gusali. Dagdag pasakit pa sa mga residente ang matinding init. Nagbahagi na rin ang mga taga-barangay ng food packs kagabi. Nanalawagan naman ng tulong ang mga residente mula sa gobyerno para sa pagpapagawa ng kanilang mga barong-barong. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Halos 40 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog na sumiklab sa Barangay Dionisio, Parañaque City. Sa mga kuha ng ilang residente, kita pa ang makapal na usok mula sa mga nasusunog na bahay. Pasado alas 2 ng hapon kahapon na magsimula ang sunog. Mag-aalas 4 ng hapon na nang maapula ito. Nahirapan daw ang mga bombero sa pag-apula dahil sa makikitid na daan. Pero nakatulong naman sa kanila ang mga fire hydrant at mga residenteng nagpapasapasahan ng timbang may tubig. 2 ang napaulat na sugatan at may 3 ring dinala sa ospital dahil nahirapang huminga. Iniimbestigan pa kung ano ang pinagmulan ng sunog at magkano ang pinsala. Nakatakdang ang dumalo sa trilateral summit si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Washington D.C. sa Amerika. Para sa ibang detalye, live mula sa Washington D.C., nasa frontline ng balitang yan si Shayla Francisco. Shayla, may detalye na ba tayo sa kung ano agenda ng Pangulo ngayong araw? Jess, kakarating pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos dito, mag-aalas 8 ng gabi dito sa Washington D.C. para sa gaganaping trilateral meeting sa White House sa pagitan ng US, China, Japan. Pero hindi pa man nagsisimula ang pagpupulong nila ay nanawagan ng US at Pilipinas sa China na huwag masamain ang mga tatalakayin tungkol sa West Philippine Sea. I can't speak for the PRC reaction one way or another, except to say there's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. Yan ang paalala ni John Kirby, White House National Security Communications Advisor, hinggil sa planong sundan pa ang makasaysayang joint patrols ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea nitong nagdaang weekend. Nangangambang ilan na baka mas mapalalapan nito ang mainit ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Pero ayon kay Kirby, tama lang na pahintulutan silang maglayag dahil naaayon naman ito sa international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea, and we did. And I think you can look forward to additional opportunities for us to conduct those kinds of maritime patrols. Bahagi rin daw ito ng pagpapaigting ng multilateral cooperation sa pagitan ng mga bansang kasama sa joint patrols. Sang-ayon naman dito ang Pilipinas. Giit ni Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, labas ang China sa kung anumang gustong gawin ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nito. Nothing to complain about, if I may say so. Hindi tayo naghahanap ng away. Tayo naman ay naaway. China now is obviously is what they call a competitor of the United States. But we're not siding with the United States because of that. We are simply following what we feel is our national interest. And it now jives with the United States. That's all there is to it. Alas 2 ng hapon mamaya o alas 2 ng umaga bukas sa Pilipinas, mangyayari ang trilateral summit sa pagitan ni na Pangulong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Bago ang mismong pagpupulo, meron ding hiwalay na bilateral meeting si PBBM kay Biden. Sa parehong pulong na yan, inaasang matalakay ang tensyon sa West Philippine Sea. We know clearly what we want to do. We wish to protect our territory and our sovereign rights. For so many years, the Filipino patience has been stretched to the limit. And we are now at the point where
Are we just going to sit and see our fishermen suffer? We've been watching those tensions with great concern. And we again urge the PRC to abide by the 2016 ruling and to recognize, as we do, that the Second Thomas Shoal falls within the Philippine Economic Exclusion Area. And we will continue to make that point. Bukod sa issue sa West Philippine Sea, tatalakayan din sa summit ang iba't ibang investment at infrastructure opportunities para sa Pilipinas. Ilang mga kasunduan ang posibleng i-anunsyo ng mga leader pagkatapos ng summit. Tiniyak naman ng Amerika na lahat ng mapag-uusapan sa pulong ay tutuparin pa rin kahit anumang maging resulta ng eleksyon doon sa Nobyembre. Just sa sidelines nga ng summit ay makikipagpulong din si PBBM sa mga negosyante sa Amerika. Pagkatapos ng summit, inaasang makalikom ang Pilipinas ng 100 bilyong dolyar na investment mula sa Japan at US sa loob ng 5 taon. Jess? Nag-ulat mula sa Washington, maraming salamat Shaila Francisco. Muling nagbanta ng malawakang kilos protesta ang mga operator at chauffeur ng jeep na tutol sa consolidation sa ilalim ng BUV Modernization Program. Pero giit ni Pangulong Bongbong Marcos, huling chance na nila dahil hindi na palalawigin ang deadline sa April 30. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Siguro yung mga traditional jeep niyan, iaharang namin sa kalye para nasagun makita ng gobyerno. Lahat ng mga hindi na-consolidate, gagawin ho namin yan. Iaharang namin sa kabaan ng EDSA yan. Yan ang banta ng ilang mga jeepney driver at operator na tutol sa pag-consolidate o pagsali sa anumang kooperatiba o korporasyon sa ilalim ng PUV Modernization Program ng gobyerno. Kasama sa mga nagmamatigas ang grupo ni Naeli na bumabiyahe sa rutang Pasig-Tipas. Hindi raw sila papayag na kunin ang kanilang prangkisa para lang maging shareholder sa isang kooperatiba. Hindi nila talagang pinag-aralan, hindi nila tinanaw ang programa na to hanggang doon sa laylayan. Sa isang traffic town hall meeting kahapon, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na hindi na palalawigin ang April 30 na deadline para sa consolidation. Kaya sa Mayo, ituturing ng Colorum ang mga jeep at UV Express na hindi parte ng kooperatiba. Kailangan na natin ayusin. Titiyakin lang natin, ang tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa ang babayaran at iutang ng driver-operator. Kaya ginagawa nating maayos at ginagawa nating well-organized yung sistema na yan. Sa huling 3 linggo bago ang April 30 deadline, nasa 80% na raw ang nakasali sa kooperatiba o korporasyon. Pero mas mababa yan sa inaasahan nilang 85% na consolidated units. Sa Metro Manila naman, 58% ang consolidation rate base sa datos na nakalap ng News 5. Kung ang grupong manibela naman ang tatanungin, dismayado raw sila sa tila napahong pangako ng Department of Transportation na dialogo tungkol sa PUV Modernization Program. Sana naman lumambot yung puso niya sa mga drivers at operators. Huwag sana siyang makinig doon sa mga nagsasabi sa kanya na maraming nag-consolidate, maraming may gusto nito. Una na rin sinabi ng ilang transport group, napapalag sila kapag itinuring na Colorum ang mga jeepney na hindi makakapag-consolidate. Kaya apilan nila, pag-aralan ulit ang programa. Sana mag-organize sila, at matagal na namin itong sinasabi, ng totoong round table sana. No? Na para pag-usapan, represent ng multi-sector na ito, mga civil society organizations, mga miyembro ng industriya, at ordinary commuters, para maunawaan mismo talaga ng gobyerno kung ano yung pangangailangan. Sa kabila ng mga tumututol, pabor naman ang grupong Pasang Masda na huwag nang palawigin ang April 30 deadline sa consolidation, pero may hiling sila kay Pangulong Marcos. Mahal na Pangulo, sana po magkaroon ng maayos na ruta ang jeepney, maayos na prangkisa, hindi lamang po dito sa Calacang, Maynila, kundi sa buong bansa. Sapagkat sa nakikita po namin, kung maayos natin ang prangkisa, maayos natin ang ruta, hindi po tayo magkakaroon ng mabigat na problema ng trapiko. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.
Ikinabahala ng isang eksperto ang nag-viral na video ng isang vlogger na dinakma ang dalawang tarsier at pilit pinapangiti sa harap ng kamera. Babala niya, pwedeng ikamatay ng hayop ang ginawa ng vlogger at pwede pa silang makasuhan. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Kami rin sa mga gagmasan guys, so... Umani ng kaliwat kanang batikos ang mga vlogger na ito sa Pulumulok, South Cotabato matapos dakmain at kunan ng video ang tarsier na yan. Hindi pa sila nakontento, dinakma rin ng mismong kumukuha ng video ang isa pang tarsier. Smile baby! Smile! Smile baby! Smile! Smile! Sa isa pang viral na kuhang ito, makikitang hawak pa rin na nagvi-video ang isang tarsier habang naglalakad sila. Kinilala ang nag-upload at vlogger na si Farmboy. Deleted na ang video niya sa Facebook. Pero malino na umaga kinuhanan ng vlog niya. Babala tuloy ng isang eksperto, hindi tama ang ginawa ng vlogger. Iba-iba raw ang species ng mga tarsier na matatagpuan dito sa Pilipinas. Pero nocturnal sila lahat o sa gabi lang dapat gising. Kapag umaga, natutulog sila. Kaya masama raw ang epekto ng ginawang pagdakma at pagising ng vlogger sa mga tarsier. Yan na lang pagkuha mo sa kanila, ginising mo sila sa umaga. Na-stress na yan. Pag na-stress yan, yun nga, nagkakasakit na kaagad yan. Madaling mamatay yan pag na-stress sila. Nakarating naman na ang nangyari sa Department of Environment and Natural Resources at iniimbestigahan na raw nila ang mga vlogger. Sa hiwalay na video naman, sinabi ng vlogger na si Farmboy na okay na raw sila dahil hindi naman daw nila inangkin ang mga hayop. Yung mga DNR, okay na ni guys, kay na-release na naman. So, wala na yung problema guys. Maituturing na endangered species ang Philippine tarsiers ayon sa International Union for Conservation of Nature. Kaya ayon sa eksperto, pwedeng sampahan ng reklamo ang vlogger. Aside from filing a case, kailangan meron ding educational program, awareness program para ma-recognize nila na mali yung practice na yan. Smile baby! Nagbabalita mula sa frontline. John Aroa, News 5. Sa ibang balita naman, dalawa nga ang patay matapos bumagsak ang isang helicopter ng militar sa Cavite City. Mag-aalas 7 kanina nang bumagsak sa likuran ng public market ang training helicopter. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mga tauhan ng Philippine Navy ang dalawang sakay ng bumagsak na chopper. Sa initial na investigasyon, lumabas na sinubukan pang mag-emergency landing ng chopper bago bumagsak. Kinailangan pang alisin sa pagkakaipit ang mga sakay ng chopper. Binawian ng buhay sa ospital ang mga biktima. Inaalam pa ang naging sanhi ng crash. So galing po ito dun sa ating headquarters ng Naval Air Group. So ang ano po nito is, ang mission nito is a training flight. Sa ngayon po, ang ating Philippine Navy is making all the necessary coordinations and actions. Una po muna, inform muna nila yung families ng deceased, no? And then the proper investigation will be conducted. Saan mang sulok ng mundo, pwede nang mapakinggan ang first ever album ng Lola Amor. Kasama sa kanilang debut album, ang kanilang latest hit na Namimiss Ko Na. Nariyan din ang kantang Saan Kakapit. Tila sinasagot nito ang kanilang hit song na Raining in Manila na kasama rin sa album. Sabi ng banda, super diverse ang first album nila. Iba-ibang tunog daw kasi ang alay nila sa kanilang fans sa bawat kanta. Magkakaroon naman ng album launch ang Lola Amor sa Circuit Event Grounds sa Makati sa April 13 at Draft Punk sa Cebu sa April 27. I think follow up sana, Raining in Manila. Mm-hmm. Oh. Pero yung Raining in Manila, napakagandang kanta. Yes. I love that song so much. Sobrang feel good siya. Raining pa rin sa charts. Sabi nga ni Chris Martin, di ba? Ayan! Coldplay, di ba? Na-impress! Yes! Yes. Kanina, I was telling Mao, sa pagkahaba-haba ng pagiging patok ng Raining in Manila, hindi nag-sync in sa akin na wala po. Debut album pa lang pala to ng Lola Amor. Yes! Oh. Hindi sila eh, di ba? Oh. Pero sana talaga mag-rain na in Manila kasi sobrang init na rin naman. Index? Grabe, grabe. O ito, sa aming pagbabalik, ibibina namin ang isa sa pinakapatok na panghimagas tuwing tag-init. Ginata ang bilo-bilo ng House of Puto Bao. Mamaya yan sa patok to.
Usapang friendship naman, papaano kapag pinagtaksilan ka ng iyong pinagkakatiwala ang kaibigan. Friendship over na nga ba talaga? Tatalakayin natin yan sa Payong Kapatid. At sabi ni Doc, pagdurugo ng ilong dahil sa matinding init ng panahon, paano nga ba lulunasan? Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Gothic white mansion na ito ay nagsisilbing artist's haven para sa mga Pinoy visual artists. Gusto ko makatulong sa pamamagitan ng sining din na naawa ako sa ating mga kapatid sa sining na talagang gusto nila maabot yung pinaka-benchmark classification pero hindi naabot dahil lang sa yung kahirapan ba. Itinayo ang mansyon noong 1974. Kasama ni Maya Sertam na nakatira dito ang kanyang asawa na si Divine at mga anak na sina Mike at Sistine. This part ng mansyon ninyo is where you would have formal dinners. Yes, partly we hold here entrepreneurs, art-related people who wants to donate paintings for the foundation. Ito po, napakalaki po na itong painting na ito. Kung tawagin ko ito, itong kasaysayan. Kaya ito, it depicts the Tres Hermanas that represent our Luzon, Visayas, and Mindanao right there. And the artist himself inspired by Carlos B. Francisco. At sa second floor ng mansyon, makikita ang Bedrock Studio kung saan nakadisplay ang 1976 mural ni Maestro Tam. Makare-restore ko lang 3 months ago kasi kailangan namin ito sa permanent display. Dito sa, I call this the Bedrock Studio kasi nung araw dito ko nagpipinta. Ito yung mural ko, na-display na ito nung mag-exhibit ako sa Kamali Gallery sa Manila. Kung tumagay ko ito yung Saliit, a group of farmers from home or pauwi. Ayan. Parang bayanihan na rin yan ang estilo niya. And makita mo ang hard work, tulungan, pagkakaisa at paghihirap ng bawat isang manggagawang Pilipino, no? Nakadisplay rin dito ang 1976 painting inspired by our religious culture. Can we talk more about this piece? It happened when I was inspired to paint our celebration of the Holy Week. Yeah, that's our traditional religious culture. I call this resurrection. Isang mural naman ng mga Philippine folk legends ang makikita sa kisame ng isang kwarto sa mansyon. Ang title nito, Si Malakas at Si Maganda. Merong depiction ako dito ng Philippine legends. Kapre, si Samson, si Maria Makiling, Ikbalang, at Tiyanak. Ayon kay Maestro Tam, dahil sa kanyang love and passion sa arts and culture, patuloy pa rin siya sa pagpipinta kahit 80 anyos na siya. Huwag silang magmamadali na makilala. Basta pinta lang nga ng pinta. Isip. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Maraming sa ating mga kapatid ang nakararanas ng pagdurugo ng ilong kapag mainit ang panahon. Dapat ba tayong mabahala kapag nakararanas ng nosebleed? Alamin sa sabi ni Doc. Maraming sakit ang nauupuso kapag mainit ang panahon. Ilan nga sa atin nakararanas ng nosebleed o epistaxis. Nangyayari ito kapag napipinsala ang blood vessel sa ating ilong. Humihina kasi ito dahil sa pagkakatuyo o irritation na dala ng mainit na hangin at kalaunan ay nauuwi sa nosebleed. Karaniwang walang dapat ikabahala ang mga nakararanas ng nosebleed. Madalas kasing minor lamang ito at kusa ring nawawala. Pero dapat mag-ingat ang mga edad 8 hanggang 10 at 45 hanggang 80 dahil mas at risk sila dito. Mataas din ang chance ang mag-nosebleed ang mga buntis at may mga blood clotting disorders. Kapag dumugo ang ilong, huwag na huwag ititingala. Maaari kasing magdulot ng pagkahilo, pagsusuka at diarrhea kapag umabot ang dugo sa lalamunan. Umiwas din po muna sa pagkukot-kot ng inyong mga ilong para hindi ito lalong mairita. Mahalaga na laging hydrated para iwas nosebleed ngayong mainit ang panahon.
Iwas na rin muna po tayo sa paninigarilyo na isa ring irritant sa ating ilong. Kapag pabalik-balik o walang humpay ang nosebleed, kailangan na itong ipatingin sa espesyalista para hindi ito humantong sa anemia. Ikaw, may gusto ka bang pag-usapan tungkol sa iyong kalusugan? I-ask DocDex na yan sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Uy, nagulat ako, contrary to what I was taught growing up. Kasi ang sabi, titi ka lang. So, thank you, Doc, for clarifying. Yun pala, nakakahilo din posible, no? So, huwag natin ititingala. So, gusto ko yun, no? Neutral lang, ganyan lang. Neutral lang siguro. This is para lang mapigil yung pagdaloy ng dugo, ha? Hindi ito, parang hindi niya alam kung ano yung sanhi. Ganyan, kailangan mo pa rin alamin. Pero parang tumigil yung daloy ng dugo, maglalagay ng pressure dito. Tapos itatakin mo yung baba mo. Tapos, pag ganyan pababa. Okay. Yun. So, parang kung kaya nyo, ilalagay nyo sa in-between your legs. Oo. Parang below your chest level. Oo. Pabaliktad talaga. Hindi pa ganun sa tama si ito. Tama nga naman lahat ng automatic isipin natin para tumigil pa. Diba? Para bumalik. Tsaka very timely kasi yung kids ko, duguin din talaga ang ilong. Lalo na ngayon may init ang panahon. Diba? So, I think dapat talaga magpakonsulta. Kailangan ipacheck kasi baka mamaya may underlying. Pwede rin. So, it could be a symptom of something else. Okay. Okay. Naku, nakakapraning talaga yan. Hindi ko kaya. Lalo siguro pag sa anak mo nangyari, no? Pag sa bata. Siyempre, tsaka dugo yan eh. Pag hinabutan mo kasi, duguan na. So isipin mo, ano nangyari? Tapos yung minsan hindi mo alam kung saan ang galing yung dugo. Diba? Nakakatakot pag dugo talaga. Ayoko. Okay, dito muna tayo sa happy vibes para matanggal ang ano ko, pagkapraning ko. Eto, bumubuhos na po ang mga masaswerteng ngiti ng ating mga kapatid sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Mga kapatid, maraming salamat po. Pero magpadala pa kayo ng inyong mga selfies. Ilagay nyo na rin po kung saang lugar kayo naroroon para sa chance na manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ako selfie contest. Yes. Akin na lang, no? Sa'yo na, dyan na. Na. Oh, ito. Ang kinin mo na yan. Sa may bahay. Back to you, Mommy Dimps. Bibisitahin ni Mommy Dimps ang isang tiny but smart house sa Bulacan na inspired sa container van. At sa legal ba ito, alamin, batas na may kinalaman sa validity o expiration ng birth certificate. Ipaliliwanag ni Attorney Buko. At ito naman, akala mo kaibigan, pero pagtataksilan ka pala. Ouch. Pagtitiwala sa mga itinuturing nating kaibigan, pag-uusapan natin sa payong kapatid. Wag po kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang... Good morning, kapatid! Love nila ang painting at yun ang totoo, nagagaling sa kanilang puso. Yun ang nagwawagi. I just want to thank you, sir. It's such an honor to be able to interview a maestro like yourself. I'm sure marami sa mga kapatid natin na nag-enjoy, sir, and I cannot wait to see more of your artwork. We'll be right back.
At nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Usapang validity ng mga dokumento po tayo. Hinahanapan ka pa rin ba ng updated na kopya ng birth certificate mo? Nako, yan ang isyong tatalakay ni Attorney Buko sa Legal Bato. Ma'am, ito po yung requirements na birth certificate na kailangan. Ma'am, updated birth certificate po ang kailangan. Dapat this year lang inisyo ng PSA. Eh ma'am, last year ko lang yan kinuha sa PSA. Authenticated pa nga yan, no? Ma'am, sorry po. Policy namin, updated birth certificate ang kailangan para ma-process yung request nyo. Kuha na lang po kayo ng bagong kopya ng birth certificate. Attorney, kailangan ko bang kumuha ng bagong birth certificate kung ipapasa as requirement? Legal ba to? Hindi po yan legal. May bagong batas na po ngayon, Republic Act number 11909 o ang Permanent Validity of the Certificates of Live Birth, Death, and Marriage Act. Ayon sa bagong batas na ito, ang mga birth certificate, death certificates, at marriage certificates na ini-issue ng Philippine Statistics Authority, PSA, o National Statistics Office, o NSO, ay wala ng expiration date. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ito kahit anong petsa pa ang pagkaka-issue nito. Basta, nababasa pa ito, walang sira, at kumpleto pa ang security features. Mahigpit na ipinagbabawal ng bagong batas na ito ang paghingi ng bagong kopya ng PSA certificates kung meron namang lumang kopya na ibinibigay ang aplikante. Ang sinumang lalabag sa batas na ito ay maaaring makasuhan at maparusahan ng multa mula 5,000 piso hanggang 10,000 piso o pagkakulong ng isang buwan hanggang 6 na buwan ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, paano po kung nadoble ang registry ng birth certificate? Ano po ang dapat sundin? Iyong mas nauna sa records ng PSA ang siyang dapat sundin. Yung mas bago ay hindi nakikilalanin ng PSA. Kung mas nais mong gamitin yung mas bago, kailangan mong magsampa ng kaso sa korte. Ang tawag po sa kasong ito, Correction of Entry in the Civil Registry, upang ipakansela yung record na gusto mong palitan ng bago. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning, kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Thank you so much, Attorney Buko. Ayan, at least medyo naliwanagan na tayo kasi dati-dati hirap din akong makaisip. Kasi pag may mga anak ka, di ba? Kailangan. Oh, kailangan sa akin ganyan. Pero ito, very nice tong na-feature ko sa my bahay. Maliit lang siya, pero functional na bachelor's pad at inspired sa isang container van. Interesting, di po ba? Sama-sama nating bisitahin ang tahanan ng may kakaibang design idea dito po sa my bahay. Hello mga kapatid! Naku, napaka-exciting ng may bahay tour natin today dahil bibisitahin natin ang isang taga Santa Maria, Bulacan, pero traveler siya. And ito inspired ang kanyang house with many houses and container vans in Europe. O, diba? Ang bongga. Let's go! Kumatok na tayo sa may bahay ni Sir Christian Geronimo. Let's go! Ito ang modern, sleek, minimalist tiny house ni Christian na may floor area na 37 square meters. Because of its black exterior, black pad ang tawag ni Christian sa kanyang may bahay. Sir Chris, maraming salamat at pinaubayaan mo kaming umikot mamaya doon sa loob ng iyong container van inspired from Europe. Is it during your travels na na-inspire ka to create a house like this? Noong nag-travel ako sa Europe, may napag-stayan kasi ako sa Italy noon, container siya. Ayun, na-in love ako doon sa bahay kasi small siya pero super cozy. So when I decided, sa Italy to? Sa Rome. Nung pag-uwi ko, nanood ako ng tiny house sa Netflix, yung mga documentaries din, nag-gather ako information. Ayun, ginaya ko siya. Bagamat container van ang design, ayon kay Christian, ang ginamit sa pagtatayo ng kanyang pad ay long-span roof, double walling, Hardiflex sa living area, at cement naman para sa kitchen at bathroom. Ang galing, no? Kasi na-maximize mo talaga. Tsaka what I love about the outside is that magandang color niya. At itong design na to is exactly what you saw in Europe or ikaw na to? No, ako na. Actually, ito kasi,
container inspired, long span ito. Oo, ito yung yero. Oh, yeah. Kumbaga, ito yung social na yero to eh. Mahal. Oo. Tapos, May double yun ang ginawa niyong wall. Oh, yeah. May insulation siya, tapos double walling naman siya. Mm-hmm. So, Sir Chris, bakit hindi mismong container van? Kumbaga, inspired by a container van, looking like a container van, pero bakit hindi mismong container van? Container van kasi naliliitan ako sa sukat eh. Uh-oh. So, nung chinay ko siya, parang hindi lang ako comfortable sa alangan. Size. Alangan. At saka parang mangyayari kasi ikaw mag-adjust sa size, correct? Saka, so, at least to, custom. Yeah, Grand reveal na tayo! Ano nga bang meron sa loob ng tiny house ni Christian? Meron itong living room, dining table, kitchen, at bathroom. Dito sa living room or entertainment area, nakasabit sa wall ang portrait ni Christian sa kanyang favorite travel destination tulad ng Paris, Rome, at London. Ito tayo sa napaka-chic mong sala. It's almost all black and gray. Is it your idea talaga to make it black and gray? Opo. Bakit? Kasi kapag maraming color, parang nalilisaw ako sa kulay. Uh-oh. So I make it simple lang talaga na black, gray, white ang makikita dito. On a usual day, anong ginagawa mo dito? Kasi ganda na. Ito talaga is yung design for relaxation. So nandito lang ako para manood ng movies, mag-play ng games, then kapain. Isang certified traveler si Christian. Naka-display sa kanyang living room ang ilang souvenirs from his travel. Kabilang na ang Santo Niño de Praga na ito na nabili niya sa Prague. March 2021 nang itinayo ang Black Pad. Dahil hindi makapag-travel, kinamit ni Christian ang kanyang travel fund sa pagpapatayo ng kanyang tiny house. Nung time ng pandemic, pinagawa ko to. Yung mga travel refunds ko, like meron kasi akong trip to Europe noon, may trip ako sa Asian countries then domestic. Na-refund ko naman siya, so dito ko siya ibinuhos. And at the same time, binigyan din naman ako ng daddy ko. Anong nakikita mong value ng pagbabiyahe mo into making this house? Ano yung connection niya talaga? Ito yung parang comfort place ko. Mm-hmm. Kapag kasi nandito ko, feeling ko para kung yung staycation ba na yung parang nagta-travel ka, na yung relax ka lang, para kang yun, nag-vacation lang dito. Mga dapat tapangan bukas. That's amazing kasi kompletong-kompleto. You would think, di ba, for a mini or a tiny house like this, hey, wala kang functioning kitchen, pero ikaw meron ka noon. Tapos ang ganda rin ng lighting. Lahat ng yan sa part 2 ng aking My Bahay Tour sa Black Pad ni Christian. Ganda. Nag-appeal sa akin. Nag-appeal sa atin, no, Justin. Oh, okay. My part 2 pa yan. Pagka man cave siya eh. Yes. Abangan ang part 2. Pero ito po, mamaya sa payong kapatid naman, magtitiwala ka pa ba kapag pinagtaksilan ka ng itinuturing mong best friend, BFF, o matalik na kaibigan? Tuloy-tuloy lang ang good vibes, kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Attorney, naka-fix po ng 7 a.m. to 7 p.m. ang pasok ko as a factory worker. Isang oras lang po ang break time at wala pong overtime pay. Legal po ba to? Hindi po ito legal. Ayon sa Article 83 ng Labor Code, dapat ay may isang oras na lunch break sa 8 oras na trabaho sa isang araw. Kasama din dapat ang 5 to 20 minutes na short break sa umaga at sa hapon. Ayon din sa nasabing batas, dapat ay may overtime pay ang anumang trabaho ng empleyado na lalagpas sa 8 oras kada araw. Ayon sa Article 87 ng Labor Code, dapat ay may karagdagan na 25% sa regular wage kung ang overtime ay sa regular days at additional na 30% ng daily wage kung sa holiday o rest day naman ginawa ang overtime. Ang employer na hindi susunod sa batas na ito ay maaaring makasuhan sa Department of Labor and Employment o sa National Labor Relations Commission at maaaring mapatawa ng parusang multa o pagkakulong ng 1 hanggang 6 na buwan ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, legal po ba na hinahati ng boss ko yung oras ng assignment sa trabaho ko? Halimbawa, 8 hours sa admin department tapos 4 hours naman sa operations department. Legal po ba to?
legal po ang paghahati ng oras ng trabaho ayon sa itinakdang schedule ng employer basta may kinalaman ito sa trabaho na nakasaad sa inyong employment contract. Ito ang tinatawag nating management prerogative. Dapat lang tandaan na hindi maaaring gamitin ito ng employer para gipitin ang empleyado at hindi rin pwedeng bawasan ang benepisyo na kasalukuyan ang tinatanggap ng isang empleyado. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Malaki po ang papel ng ating mga kaibigan sa pang-araw-araw nating buhay. Sila ang paalala na anuman ang ating pagdaanan, meron tayong masasandalan. Pero papaano kung sa huli ikaw pala ay pagtataksilan? Yan ang pag-uusapan natin sa Payong Kapatid. Mas magaan ang buhay kapag may kaibigan tayong karamay, anuman ang ating pagdaanan. Pero papaano kung ang pinagkakatiwalaan mong kaibigan, pagtataksilan ka pala sa dulo? Yan ang naranasan ni Elijah Sese. Nung isa ko pong kaibigan dati kasi pinagkakatiwalaan ko po, lagi ko pong sinasabi mga secrets ko po ganun. Tapos isang araw po, may nag-chat po sa akin na isa ko pong kaibigan din. Tapos nalaman po nila yung mga sikreto ko po. Dahil dito, nahirapan na si Elijah na magtiwala sa mga nakatagpo niyang bagong kaibigan. Ito yung nakikipagkaibigan pa ko, parang hinuhusgahan po kagad ako. Ganun. Parang after nito, sa feeling ko, pag uusapan po ako, itatopic po kagad ako, parang sisiraan ako. Ganun po. Natutunan daw ni Elijah na itakda kung hanggang saan lang ang pwede niyang ibahagi sa mga bago niyang nakakasalamuha. Ililabel ko po sila as classmates lang, tapos sa labas po parang wala lang po. Mayroon din pong friends. And then, best friends po ganun. Payo ng eksperto, huwag pa rin pagkaitan ang sarili ng pagkakataong bumuo ng mga bagong koneksyon. Huwag nating tanggalin ang ating sarili sa social game. Ang problem kasi, pag tinanggal mo yung sarili mo mismo sa tao, ikaw na mismo nagtuldok ng chances mo. Hindi katulad ng when you're keeping yourself out there, constantly engaging with people, you are now allowing yourself to really find a good match for you. Totoo rin naman yung sinabi ng expert na hindi pwede ikaw yung dehado na ikaw na yung may trust issues kagaya nung kay Elijah, hindi na niya makuhang makipagkaibigan. Kaya yung payo nung ating expert is you still have to put yourself out there. Mm-hmm. Pero ang gusto nating tuntunan dito, bakit nga ba kasi ang hilig natin sa mga sikreto? Ginawa yun ng kanyang best friend, siguro kasi maraming may gustong makinig or alam niyang makakascore siya kung ipag-ibulga niya yung sikreto ng kaibigan. Mm-hmm. Ano tingin niyo sa chismis? Ako talaga, di ba they say that gossip is a one-way ticket to hell. May saying na ganyan, mommy. Hindi ako fan yan kasi maraming buhay ang nasisira sa hindi ko naman sinadya na sabi ko. Or lasing kasi kami, kaya yung usapan. Ay, ako, sorry. So ako, ang pinaka-tell sa akin yan, mommy, kapag may bago akong nakikilala, tapos ang automatic na bugad sa akin ay, alam mo, kilala mo ba si ganito? Ganito siya. Ay, alam ko na. Hindi ko to pwedeng mapagkatiwalaan. Ako pa man din, very careful ako sa mga taong pinapapasok ko sa buhay ko. Kasi once na nagsalita ka sa akin at hindi naman ako involved doon, or lalong hindi ko kilala yung taong yun, ayokong magkaroon ng prejudgment sa tao base sa sinabi mo. Mm-hmm. At kadalasan, ang kwento nagsisimula kung saan hindi pagkakamali nila, kundi pagkakamali na ng iba. Mm-hmm. Di ba may ganyan yan?
noted. Ikaw ang main character sa kwento mo. Ikaw bida. Saka agree ako sinabi ni Mama Dims, yun nga, makikita mo talaga yung karakter ng isang tao pag naninira sila ng iba na wala ka pa naman personal experience sa taong yan. At lalo na kung hindi pa naman malalim yung inyong pagsasamahan. Mm-hmm. Pero naisip ko lang, Mami Jiki, minsan talaga sa buhay ng tao, whether we like it or not, minsan may mga kaibigan tayo na hindi talaga kaibigan. Mm-hmm. So ang mangyayari, they gather information from you only para siraan ka. Because to begin with, hindi ka talaga nila bet. Hindi ka talilanda. So yun ang inisip ko. Baka naman, tulad na sinabi, bakit nga ba nagchichismis? Kasi iniisip ko, baka kasi to begin with, hindi malinis yung kanyang goal. Intention for that person. So ang kanya is, ibibefriend ko to, tapos maya-maya, pag may enough na akong impormasyon at bala, sasabihin ko sa mga tao para magmukha siyang masama at masira siya. Kaya ang sama na loob ni Elijah, kung parang feeling niya, ganun ang nangyari sa kanya. May pwede rin ganung angulo. Naisip ko lang. May friends ka bang ganun, Justin? Or hindi pala sila hindi friends, naman. Pero napapansin mo ba yan? Anong take mo sa chismis? Or yung parang yung mga sikreto ng iba na i-o-offer sa'yo? I think pag wala namang kinalaman sa buhay ko, di ba? Or for example, pag ako mag-share tungkol sa mga experience ko with another person, di ba? Parang if it's not helping me process, for example, parang for example, I could be like, pwede ano, pa-soundboard naman. Gusto ko lang i-process yung emotions ko tungkol sa tao. Yun, kasi healthy pag ganyan, para sa'yo. Diba? Then maybe it's okay, di ba? Pero parang kailangan ano, mag-ingat pa rin tayo sa mga sinishare natin, di ba? Ano yung dahilan? Ano yung purpose behind yung usapan? Okay, noted din yan. Ano lang, Jess, bago pumunta sa'yo, isipin natin tayong lahat, pag may magsabi sa atin, uy, may sasabihin ako sa'yo. Pero secret ito, ha? Yung pagsasabihin. Diba? De lalo tayong gumaganyan. Lumalang tenga natin lahat. So, parang natural din kasi sa tao, eh. Intriguing kasi. Intriguing. Diba? Minsan kasi nga, medyo masyado namang malalim, pero hindi ko naman ipagdidiinan niya. Minsan kasi, ang chismis na bumula din sa kawalan ng ibang mas mahalagang gagawin sa buhay. Totoo naman. Diba? At katulad na pag-usapan natin kanina, ang information ay currency. Yes. So kapag may naririnig kang ganyan, bala mo yan. Yeah. Diba? Pero ako personally, ang lagi ko ng mindset ngayon is, not my story to tell. Hindi ko kwento at hindi sa akin manggagaling yung kwento, anong kinalaman ko dyan? Yun yung parte na may control ka. Pero bilang tayo rin yung recipient, taga-tanggap ng chismis, binibigyan din natin sila ng power kasi yung feeling nila na I'm in the know, diba? Na parang mas magaling ako sa'yo kasi alam ko to. Nanggagaling yan sa mga nakikinig. So meron din tayong kumbaga responsibilidad kung paano natin tatanggapin ang mga sikreto ng iba. Pero taking from everything that you said, siguro ang paalala lang sa lahat, yung una yung golden rule. Sabi mo nga, ayaw mong gawin sa'yo yung hindi. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Yung parang practice what you preach. Kung gusto mo loyal at trustworthy ang tao, kailangan ganun ka rin sa kanila. Diba? Pangalawa, sinasabi ni Justin, yung talagang kung ano yung nakokontrol ninyo, dun kayo. Kasi at the end of the day, kahit best friend mo yan, hindi mo makokontrol yung behavior ng kahit sino pang tao kung hindi sa'yo. Kaya if it's sacred, pag-isipin nyo na mabuti if you're gonna share it or not. But third, sometimes you need to share dahil kuminsan nga to vent, pagka meron kang ano. Maghanap kayo ng taong mas sigurado kayong wala kayong kailangan intindihan katulad ng pamilya, pare, kung kailangan. Ang mga counselor, ang mga lawyer, ayan, talagang legally bound sila to keep secrets. Merong mga ganon. But we understand na sometimes you really have to vent out your feelings. Pero kay Elijah, best of luck to you. I'm sure makakahanap ka rin ng kaibigan na that you can trust. Marami naman. Ang ganda naman sinabi mo, Mami. I love it. Pero dahil maganda sinabi mo, may prize ako sa iyo. Wow! Eto, sabi po, pagbabalik, excited na naman si Jess at si Mama Chicky. Yun na. Dahil kakain na naman tayo ng kakanin. Ay, ginataang bilo-bilo ng House of Putubao, ibibida natin sa patok-tok. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa iyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid!
May mga sakit na hindi agad-agad nakikitaan ng sintomas, pero seryoso pala at maaaring magdulot ng kamatayan. Tulad na lamang ng myocardial infarction o heart attack. Isa itong delikadong kondisyon kung saan hindi nakadadaloy ang dugo sa mga bahagi ng puso, dahilan para hindi ito mag-function ng tama. Maraming po pwedeng sanhi ito, pero isa sa pinakakaraniwan ay ang pagbabara ng isa o higit pang mga arteries. Kapag kinulang ng supply ng dugo, nagkakaroon ng damage ang puso. Mayroon din tayong tinatawag na mga plaques na nabubuo mula sa cholesterol at fat deposits. Nagdudulot din ito ng pagbabara at rupture sa mga ugat ng puso. Ilan sa mga karaniwang sintomas ng heart attack ay ang pananakitang dibdib, hirap sa paghinga, palpitations, pagkahilo at kawalan ng malay. Mas at risk dito ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Magkaiba rin po ang sintomas ng heart attack sa dalawang kasarian. Mas maliit ang chance ang makaramdam ng chest pain o chest discomfort ang mga babae. Mas nakararamdam sila ng hirap ng paghinga, pagkapagod, insomnia, pagkahilo ng may kasamang pagsusuka at pananakitang katawan. Kapag inatake sa puso, kailangan agad mabigyan ng atensyong medikal para maiwasan ng permanent heart damage o pagkamatay. Mas nagpapataas naman ang chance ng heart attack ang kawalan ng regular na ehersisyo, lalo na kapag nauwi ito sa obesity. Malaking factor ang family history. Mas mataas ang chance mong magkaroon ng heart attack kung may kapatid o magulang kang nakaranas na nito. Mas mataas din ang risk kapag madalas na kumakain kayo ng processed at fried foods. Kapapasok lang pong balita, magtitigil pasada ang mga transport group na Manibela at Piston sa Lunes, April 15. Ito ay bilang pagtutol pa rin sa consolidation sa ilalim ng Jeepney Modernization Program. Una nang sinabi ng mga otoridad na ituturing ng kolorum ang mga jeep na hindi pa rin consolidated o bahagi ng isang kooperatiba pagkatapos ng deadline na April 30. Wala na raw extension ang deadline na yan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat, Jess. Eto naman, punta ka na dito. Pwede na. Pwede na. Ikaw ang partner ko dito. Saya niyo eh. Yung sa mga all-time favorite kakanin dish natin dito sa bansa ay ang bilo-bilo. Ganito. Bilo-bilo. Bilo-bilo. Oo, pwedeng pang merienda, pang agahan, pang morning show. Tama-tama. Kahit saan. Anytime pwede siya. Right, Mama Dimple? Happy, happy. Mami, tamang-tama ka dyan sa sobrang hilig natin mga Pilipino. Dito, marami na nga pong tawag at uri nito sa iba't ibang lugar. Nariyan ang palidos-dos, binignit, pinindot, at marami pang iba. Ang House of Putubao po, may ibibidang version yan sa atin this morning. Tikman na natin kasama si Miss Jenny De Vera. Good morning, kapatid. Good morning. Good morning. Alam niyo, last time you were here, yung Putubao, pero yung husband niyo po yung yes, nakipag-usap po sa amin. Ngayon kayo naman po, Miss Jen. Yes. Kadalas yan kung kayong kinausap, kinailangan ko na ang pangregalo kay Mami Chichi. Nagulat na ako na yung bukod dun sa yung parang ano ba yung pangalan ng product? Putubao. 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 Bukod sa Putubao, yun, ang dami nyo pa pala ibang mga offering. Yan po, mga bagong additional product po namin. Yes. Bakit po ninyo naisip na bilo-bilo ang idagdag na bagong product? Kasi po may bagong, may ano po, yung tawag dito, yung Putubao po namin. Yes, ano po siya, parang marami pong gata. So marami kaming gata na nasa sayang. So, naisip namin bilo-bilo. Kasi po, parang madaling hanapin lang yung saging. That's so, right. Saging, kamote. Mami, kamusta po? Especially kami dito, pakituruan si Mama Dim. Ako na! Let's do it! Ako, I will cook with you, Miss Jen. Okay. So, ang beginning nito ay, ano to? Pakukuluan po muna yung tubig. Okay. So, pag kumulo na po siya. Hindi pa kasi kumukulo, no? Naka-on na. Ay, naka-off. Okay, what? Sige. So, pag ganito, Miss Jen, I want to know, kasi syempre, never kong na-try yung Putubao nyo before. Tapos ngayon, bilo-bilo naman. Eh, kasi I want to shed light na ikaw ay taga Coronadal, South Cotabato. Yes, actually, Santo Niño, South Cotabato. Nice. Is this a place where masarap ganito kayo mag-prepare? Masarap po halos lahat ng kakanin po kasi po nasa probinsya. So, yung mga saging po and mga kamote. So, nandun lang po. So, parang nagtatanim lang po yung like yung farmer, yung mga ganun. So, madali lang po siya. Sarap. Sarap nung hawa, nung lasa nung saging sa kanong kamote ang kahoy yes! sa pinakagata.
Yes. Ang bilo-bilo. At sabi mo nga dyan, diba, kompleto, Ricardo's. Mm. Kaya talagang hindi tinipid, napakasarap yun. Yan. Ang pinaka gusto ko sa ginataan, yung parang punong-puno yung bibig mo, tapos ang dami mong ginungoy, ang dami nang nangyayari. Yes, dami nagsiyos. Yun! Ang sarap talaga nung pati yung gata. Hindi ka talaga nagtipid. Buti lang maraming extra na gata. Yung sekreto po sa bilo-bilo is maraming-maraming gata. At saka magandang klase, kasi hindi lahat ng gata, di ba, kadalasan ay okay. Sinasala niyo muna kung ano yung good ones? Yes po. Okay. Okay. At Ms. Jen, habang pinapainit po natin yan, kwentuhan niyo kami sa iba niyong produkto dito. Ah, okay. Meron pa po kaming ibang product. Yung Inday-Inday po. Yung para po siyang palitaw, pero instead na fresh coconut po, ang nilalagay ay yung bukayo. Bukayo. Yung mga hindi po nakakaalam, ang bukayo ay parte ng coconut din po siya, yung minatamis na coconut. Okay. So, medyo mas ano to, mas matamis ang sobra compared doon sa normal na palitaw, ano? Yes. Ms. Jen, anong muna natin ilalagay? Okay, ilalagay po yung bilo-bilo, ito po. Ito muna. Okay. Lahatin ko po ba? Yes po, pwede po siyang lahatin. Okay. Dumikit na siya. Dumikit na. Oo. Oops, careful. Pero ano yung berong kadims ube at saka non-ube? Pwede po siyang together. Opo, together. Okay. Ube po ba yan, Jen? Ito po, ube flavor lang po. Ube flavor. Oo. Okay. Ayan, tapos po, tatakpan po. Takpan natin. Until, mga ilang minutes yan, ma'am? Mga 5 minutes po. Pag umalsa na po yung bilo-bilo, saka na po pwedeng ilagay yung saging kamote. Kamote. And sago. Ay, maganda sa mga bata rin ito kasi good source din siya. Oh. Mm-hmm. Meron ka ng bananas, meron ka pang kamote. Kamote. Yes. Ma'am, tanong ko sa saging po ba, ano yung advice yung dapat parang kalagayan ng saging? Dapat ba medyo hinug lang or hinug na hinug? Ano yung maganda para medyo hinug lang po siya. Yung tawag po doon parang maniba lang. Maniba lang. Oo, maniba lang. Tapos ma'am, yung ganito nyo, magkano nyo po binibenta? For 150 pesos po, for 750 ml. Wow! Wait, gano'ng kalaki yung 750 ml? Mas malaki po dito, parang dalawa po nung 500 ml na ito po. Okay. So, good for how many na yun? Good for 2 po. Okay. Tapos ito pong ganito, magkano? Ayun naman po, 190 pesos. Ganito karami po yan? Yes po. 10 pieces po siya. Okay. Perfect. Tapos meron din tayong bukayo dito. Ito, alam ko to yung bukayo. Yung coconut na matamis. Po. Yes po. Minatamis na coconut. At least medyo diba? Tama siya. Diba? Diba naman? Looks like. Mukha naman din talaga. Yung okoy? Oo, hindi ukoy. Ano yung ukoy? Ukoy? Ano sabihin mo yung kabadi ko? Yung pagdabili mo sa ukoy, ukoy. Okay. Kamusta yung Inday-Inday, Mama Chicks? Eto, so nakikita ko na yung palitaw na ilalim. Parang malapalitaw. Yes. Ilalim. Yun yung binibilang nyo na 10 pirasos sa isang order. Tapos yung ibabaw, matamis, yung parang, yun na nga, yung makapuno, na minatamis, na hindi ka na kailangan magbudbud pa nung, ano ba yung binubudbud sa palitaw? Yung parang nyog. Parang latik. Latik. Kakaiba. May sesame seeds, eh, no? Sesame seeds. Ay, oo. Para mas malinam na. Kakaiba siya. Kamu na ating luto. Okay. Kamusta dyan? Boiling na, boiling. Pagkatapos po, pwede nang ilagay yung cup. Ah, yung saging. Saging muna. Kailang ano ba yun, straight na dapat muna talaga yung saging? Yung saging po. Because, di ba mas matigas yung kamote? Mas matagal maluto kasi yung saging. Yung kamote kasi, pagka naluto siya, ready pagka na-overcook po, medyo nagpapagal. Rubbery? Ngayon na, mismo? Okay. Right after na ba ito? Yeah. Right after. Kung minsan dyan nakikita ko Gabi ginagamit. Ay, sorry po. Yung iba po, Gabi. Do I cover again? And pwede na pong ilagay yung sago. Sago? Ang cute nung sago nyo. May iba ibang kulay. Nakaka-happy. Nagdikit na. Okay. Rainbow sago. Pwede lang po siyang ilagay. And then? And then, sige po, wait na lang po natin, mga 2 minutes. 2 minutes, okay. Usually po, pagka ganito ang preparation ninyo, maramihan ka agad per order? Ano bang? Ano? Maramihan po, kasi may grab food din kami. So, everyday po kami, available po talaga siya. Paano pa lang shelf life? Halimbawa, hindi natin maubos, lalagay sa ref, paano bang dapat tama? 2 days po, pag nasa ref. Para naman problema sa iyo yun, Jen. Actually, ubos agad eh. Ay, hindi naman. O, di ba? Mga 2 days, mga 2 days. Hindi naman ubos agad. Ano yung tumatabato si Jess? Lahat ng mga ginigay sa atin dito, nang uubos.
ubus niya. Oo, at ubus niya talaga. Masarap po, Miss Jen. Thank you so much. Miss Jen, thank you. Saan po namin kayo pwedeng ma-orderan, mahanap? Okay, sabi mo nga, meron po kayo ng delivery same day. Sige po. Available po kami sa GrabFood. GrabFood po, just search House of Puto Bao. And yung commissary po namin is in Capitolio, Pasig. Wow, malapit lang. And then meron din po kaming Facebook page po. House of Puto Bao, yung Facebook page po namin, yung may 21,000 followers. Wow! So dapat yun ang hanapin natin, ha? Yes, kasi merong iba. And meron din po kaming website, so www.houseofputobao.com po. Amazing. Thank you, Miss Jenny. Thank you so much. At ngayon naman po, may nanalo na sa ating Gagumoka Ko Selfie Contest. Congratulations! With Silda Makalala, hintayin lamang po mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong load. Congrats, Miss Silda! And that is it para sa ating Bounce Back sa Happiness Thursday! Isang makabulang umaga ang nahihitin namin sa inyong mga tahanan. Happy, happy birthday sa aming broad at Chang Nora! Happy birthday, Chang! Ayos ng aming mga kontrata. Alam mo yan, Changnes. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!